Magandang gabi mga kaluyerista. Kagabi po, tinalakay po natin yung unang yugto po ng talambuhay ng Mayaman Challenge na si Norman Mangusin. Ngayon naman, tatalakayan po natin ang ikalawang yugto ng kanyang talambuhay. Kagabi napakinggan po natin, napanood po natin kung saan po siya lumaki, kung saan po siya pinanganak, at kung sino po ang kanyang mga kapatid. Ngayon po, dako naman po tayo sa ikalawang yugto po ng kanyang buhay. Si Norman ay lumaking lagalag po at natutong magsugal at manigarilyo. Kasama po ang mga teenager mula po sa lansangan. Mahilig na po siyang magbilyard yung panahon na yan. At magsabong na rin. Kadalasan ay pumupusta siya na wala po siyang pera. At pag natalo siya, kumakaripas po siya ng takbo. At hinahabol po siya ng kanyang mga kalaro. Siyempre, kapag pumusta ka nga naman, dapat meron kang pera. Pero itong si Idol ng Mayaman Challenge ay pumupusta po siya na wala po siyang pera. Ganun po kalakas at katindi po ang loob po ni Norman Antonio Mangusin no siya po ay teenager pa. Minsan, na napagbindangan siyang nagnakaw ng isda. Hinabol siya ngayon ng taong bayan upang lakpin at saktan. Pero may isang ginang na nagmamay-ari ng panaderya, nahabag siya sa kanyang kalagayan. At siya'y kinupkup ngayon. Noong una, ginawa siyang utusan sa panaderya at alalay sa mga gawain ng mga panadero. Ngunit dahil sa kanyang angking talino, madali siyang natuto. Mula sa pagmasa at sa pagtimpla ng tinapay, naging bihasa si Norman. Hanggang ipagkatiwala ka sa kanya ang pagiging panadero. May mga pagkakataon pa nga na idinistino siya ng may-ari ng bakery sa bayan ng Batangas, na isa sa mga nabuksang bakery ng negosyanteng ginang. Bihasang-bihasa na noon si Norman sa paggawa at pagmasa ng tinapay, kung kaya't nagdesisyon siyang mag-abroad. Kumuha siya ng pagsusulit para magamit niya ito sa pag-aabroad. At dahil sa kanyang husay sa paggawa ng tinapay, siya ay pumasa sa pagsusulit at nagtapos din siya bilang pinakamagaling na panadero. Nabigyan siya ng certificate with honor bilang mahusay na panadero. Natanggap nga siya sa Saudi Arabia bilang instructor pizza making na may offered salary na $370 per month. Thank you for waiting. Na-deployed siya noong January 10, 2001. Sa pamamagitan ng agency ng Jereco International Manpower Corporation. Ayan, lumipad na si Norman patungong Saudi Arabia. Malaki yung palit ng US dollar noon, ano? Yung panahon na yan. So, malaki pa yung palit po ng US dollar dati. Sa ngayon kasi, parang bumagsak na yung US dollar.
So, nung kapanahunan ni Norman na nasa Saudi siya, malakas, mataas pa rin yung, ano, mataas yung palitan ng dollar. So, sabihin na natin, kumikita siya ng 20,000 per month. So, okay na rin yun, ano, mga kaloy. Habang nga sa Middle East itong si Norman Antonio Mangusin, sa kanyang trabaho bilang pizza instructor making, naka-textmate niya ang isang bisayang dilag na si Christina Caber. At matapos nga ng isang taon, umuwi po siya ng Pilipinas. Bumalik siya ng Pilipinas. Nakita sila ni Christina at pinakasalan si Christina Caber. Ikinasal sila noong February 14, 2002 sa Pasay City sa ganap na alas 10 ng umaga at ito'y pinagtibay sa Office of the Marriage Minister. At iyan na po ang umpisa po ng love story po ni na Norman Antonio Mangusin at ni Christina Caber. Ito na po yung umpisa ng kanilang romance story. Marami pong salamat sa pakikinig. Sana samahan niyo po ulit ako sa ikatlong series po ng Talambuhay ng Idol po ng Mayaman Challenge. Maraming salamat mga kaloy. At hanggang sa muli sa ikatlong series, see you there. God bless po sa lahat. Magandang gabi.